Alright guys, magandang hapon po sa ating lahat. Ngayon ay nandito tayo sa Motor Trade Sagdahan. At syempre ngayon ay gusto ko lang ipakita sa inyo kung ano po yung mga available nila ngayon na mga motor dito. At syempre isasama na din natin po yung mga price nila bawat isa. Ayan po kung may kung napapansin nyo, meron pong mga price bawat isa, bawat isang unit. Okay, so ito MIUI, i-assign po natin. Ito po yung cash price niya, at ito po yung down payment niya, at syempre yung monthly niya. Okay, MIUI po yan. Ito MIU gear, ito po yung price nila, 80,000, at yung down payment po is 7,500, at yung monthly po is 3,664. Okay, dito naman tayo guys sa Honda Beat, kulay gray, matte gray. Ito po yung price niya, 74,000. Yung down payment is 4,000. Yung monthly po is 3,500 for 36 months po ata to. Okay, dito naman tayo sa Honda Click. Ewan ko kung ano yung model na ito, ewan ko kung ano yung kulay na ito, pero parang glossy gray siya. Okay, so ito po guys yung price niya, 84,000. Yung down payment niya po is 6,500, parang mas mura siya kumpara doon sa MIUI. Okay, so ito po yung down payment niya, 6,500, at yung monthly niya is 3,910. Okay, so dito naman tayo guys sa manual. Wait lang, yan, ewan ko kung ano yung Bajaj ata to, Kawasaki. Ayan po yung cash price niya, 60,000. Yung down payment is 3,500, at yung monthly niya for 36 months is 2,923. Okay, same lang sila, magkaiba lang yung kulay. 69, ay hindi, 60 to, ito 69. Ewan ko kung ano yung pinagkaiba nila na ito. 150 to, ito 125 lang, kaya mas mahal to. Okay, ito CT 150, 69,000, 4,000 yung down payment, at 3,320 yung monthly niya for 36 months. Okay, so dito man guys, yung Avines 125 is 81,192 for cash price, and down payment is 5,000, and monthly for 36 months is 3,840. Okay, so dito naman tayo guys sa ano, sa Bergman matte black. Okay, ayan, 84,000, 192 yung cash price, yung month, yung down payment niya is 5,500. Okay, at yung monthly niya is 3,960 for 36 months. Okay, so dito naman sa loob guys is meron silang PCX 150. Yung cash price niya guys is 155,000 pala, sorry, 155,690, at yung down payment is 21,000. Okay, at yung monthly naman niya guys for 36 months is 6,587. Okay, dito naman tayo guys sa ADV 160. Yung cash price niya guys is 168,690, and yung down payment niya guys is 22,000, at yung monthly for installation niya for 36 months is 7,183. Okay, so ayan lang naman po yung mga motor nila dito. At ito, papakita ko sa inyo guys, meron din sila dito ng mga repo. Yung mga second hand nila is ito. Meron din mga price. Di lang natin alam kung ano po yung mga requirements. Siguro sa tingin ko is mag-iba po yung requirements ng second hand at yung brand new talaga. Okay, so ito, papakita ko sa inyo. Meron sila ditong UI na second hand. Ito Fury ata to, Kawasaki Honda Click. Grabe, so isa-isayin natin guys. Ito Honda Click, 66,640, at yung down payment niya is worth 700. Ewan ko kung legit to,
Pero kanina parang may napansin ako sa sinabi ni Sir Anton, parang mayroon pa daw computation nun. Basta yung monthly niya is 3,651. Okay? Dito naman tayo guys sa Fury. Fury Kawasaki 125 ata to. Bali ito po yung cash price niya. Mga second hand to guys ha. 39,279 at worth 700 din yung down payment, at yung monthly niya is 2,343. Okay? Dito naman tayo guys sa Honda Click kulay orange. Ayan, 48,738 yung cash price. Down payment is same, 2,795 po. For installation, 36 months ata to, or siguro magle-less pa to kung pipili ka kung ano po yung gusto mong kontrata. Kung 36, 30. Okay? So dito naman tayo guys sa Mio Grandes. Ewan ko kung may price to. Matte gray ata to. Yung price niya is ito. 75,140 at 4,057 po. Okay? Siguro yung mga nakalagay dyan, yung mga nakasulat is 36 months ata yun. So dito guys, 64,645 RS125 ata to. 64,645. Okay? At syempre 699, at yung monthly nya is for 36 months ata to is 3,555. Okay, so dito naman tayo guys. Meron din ako nakita dito ng MIUI kulay magenta. Ewan ko kung ano yung pinaka-issue yung itong mga to, itong mga repo nila. Pero kanina sabi ni Sir Anton is ito, nakulangan to sa budget o wala lang pang hulog. Ito goods na goods pa guys, oh. Magenta, oh. Ang ganda. Goods na goods pa. Ito pa yung presyo niya guys, 61,965 699 3,427 for installation. Okay, ganun din dito. Medyo mura lang siya. Ito, 64,940 699 at 3,569. Okay, ito tawag na ito XRM, 41,585. Okay, yung cash price niya at down payment is 699 at yung 2,463 po yung monthly niya for 36 months ata to. At yung Rouser 125 ata to is, ayan nakikita ko, 40,588 at yung down payment is 699, at syempre yung monthly niya for installation is 2,406. Okay, so ayan lang naman po yung mga repo nila dito. Ayan. Kaya sa mga gustong kumuha ng mga second hand, pumunta lang kayo dito guys sa Motor Trade Sagkahan. Harapan lang to ng Labrador Junk Shop. Dito lang to malapit sa may Astrodome. Kaya sa mga taga Leyte, kung hindi nyo po ito alam, bumisita lang kayo dito. Real street lang po ito. Malapit lang to sa Mayhong, yung bago mag-Hongyo. Makikita nyo itong signage nila na Motor Trade Sagkahan po ito. Okay, ayan. Ayan lang naman po guys yung mga available nila mga motor. Ito parang napansin ko talaga guys, napakaganda pa. Ayan o, napakalinis pa guys. O, tingnan nyo. Diba? Bago na yung gulong nya. Naubusan lang daw talaga ng pera yung may-ari na ito, or nawala ng budget or nakulangan. Okay, yan lang guys yung mga motor nila ngayon. Yan, yan lahat. Ay, ito pala guys, meron akong nakalimutan. Meron pala sila dito yung NMAX. Yan, muntik na natin makalimutan. Ito po yung cash price nya guys, 152,500. Yung down payment is 22,000 at yung monthly nya guys is 6,435. Okay, yan lang. At syempre guys, bago tayo umuwi o bago tayo umalis dito sa Motor Trade Sagkahan, eh syempre tatanungin natin si Sir Anton kung ano po yung mga needs nila o kung ano po yung mga kailangan nila na requirements pagdating sa pag-installment ng mga motor nila dito. Syempre,
importante din to para sa mga viewers natin, especially yung mga nanonood ngayon itong video na to, especially yung mga taga Leyte lang, yung tipong malalapit lang na kaya nilang puntahan dito sa branch na to, para at least alam na nila kung ano po yung mga dadalhin nila ng mga requirements pag sila po ay magplano o magbalak na kumuha dito sa Motor Trade Sagdahan. Okay, so tara, punta natin sa Saranton. Sir, magandang hapon. So, yun guys, si Saranton pala. Ngayon, tatanungin natin si Saranton kung ano po yung mga kailangan na natin dalhin pag tayo ay kumuha via installation. So, Saranton, para sa mga viewers natin, so, ano po ba yung mga kailangan nilang dalhin pag sila ay pumunta dito, especially kung plano nila kumuha ng via installment? So, simple lang. Tatlong requirements na naman yung nga din pag nag-a-apply. Isa is valid ID, proof of income, employed or business, tsaka 2x2 picture. Okay. Meron din co-maker. Kailangan gapin co-maker? Hindi na po kailangan ng co-maker dito. Hindi na kailangan. So, as long as may business or employed ng customer, pwede na siya mag-apply. Oh, okay. So, ulitin po natin, valid ID. Valid ID, proof of income, which either payslip or business permit. Then, 2x2 picture. Okay. Yeah. Kung employment lang, so ano lang? Employment, pwede payslip or certificate of employment. Employment. So, meron lang ako itatanong about dito. So, sa mga ano na to. Di ba ito, ang tawag nito is ito, second hand. So, bakit 699? So, ito, yung down payment is 699. Sa motor pa lang yan. Meron po kasi kaming promo ngayon na change ownership. Okay. Pero shoulder yun ng customer. Binabayaran niya is aabot ng 3,788. Kasama na yun sa change, sa 699 na down payment, 1,900 na change ownership, 600 na notary, tsaka service package na 299 at tsaka oil para ma-change at ma-check na rin yung motor bago ilabas. Pag kailangan din to ng ano? Kailangan din to ng tawag na ito? Yung mga parte sa ano? Parte sa tawag nito sa ito. Siyempre kung plano nilang installment o i-cash, ano din yung mga kailangan nilang mga requirements? Same din sa brand same new. Din. Sa brand new, same din. Same din. Okay, so yun guys. Maraming salamat po si Ranton. Support Johnny Moto Vlog. Yeah. Sige, Ton. Salamat. Okay. Ikaw, sir. Ano timong aran? Adrian. So, yun. Shoutout kay Sir Adrian. Ikaw, sir? Ivan. So, yun. Shoutout kay... Ano? Ivan. So, yun. Shoutout. Hello, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. Hello. So, yun, guys. Yun lang naman po yung video natin ngayon. At, siyempre, kagaya ng dati, gusto ko lang pong magpasalamat kaila Sir Anton at kaila Ma'am Jane, yung secretary dyan sa Motor Trade Sagkahan. At dun kaila Sir, yung sa dalawa, nakalimutan ko kagad yung pangalan. Pero maraming salamat pa rin po sa inyong lahat, especially talaga kay Sir Anton at kay Ma'am Jane. Kasi pinayagan tayong i-vlog yung ano, yung mga available nila na motor, kasi matagal ko na din yan vlog yung mga available nila na mga motor, especially yung mga repo nila, kasi may times talaga kasi na yung mga repo dyan sa Motor Trade Sagkahan is magaganda pa o maayos pa. Sa tingin ko yung mga months pa lang, yung tipong hindi inabot ng isang taon talaga, kasi kita nyo kanina yung magenta na MIUI, napakaganda pa, ang kinis pa. At tingin ko kahit hindi natin nabuksan yung ano, yung dito niya sa may panel gauge niya, tingin ko mga nasa 15 kilometer pa lang ata yung odo nun. Tingin ko lang ha, or 20. Yung mga ganung itsura, 'di ba? Tsaka nakita ko doon yung napalitan lang is yung ano, yung atras. Yung atras na gulong, yung rear tire. Siguro hindi ibig sabihin nun na pinalitan na malayo na yung tinakbo. Kasi malay natin baka yung owner gusto niya tubeless. Kasi yung mga MIU na motor ngayon sa Yamaha, especially yung MIUI, Sporty, yung mga ganyan, MIU Salty, hindi po yan mga tubeless. Yung tubeless lang na scooter siguro sa MIU is yung MIU Gravis. Okay, yung tubeless.
Yung bagong bili pa lang o bagong kuha, eh hanap mo yung tubeless. Siguro Mio Gravis lang sa tingin ko, ha. Mio Gravis lang yung sa mga below, ha, mga below 125, yung mga 125cc pababa. Pero yung mga NMAX, Aerox, iyan ay mga tubeless na. Mga Mio yun, pero mga 150 above yan. Okay? Yung sa Mio ay 125, hindi pa yan tubeless. Okay? So yun guys, yun lang naman po yung video natin ngayon. Maraming salamat po kay Sir Anton, kay Ma'am Jane at dun sa dalawa. Kay Sir, maraming salamat po. Maraming salamat po sa inyong panonood. See you on my next vlog. At ride safe po sa ating lahat. Peace out!